Ito, pre. Since dami mong tanong sa amin, ikaw naman tatanungin ko. To, real talk ha. Gusto ko real talk masasabi. Ah, nakakakaba yung mga ganun. Minsan lang magseryoso to, kaya nakakakaba. Pero seryoso to. Ito, anong minsan lang? Oh. Ibig mong sabihin, hindi siya seryosong lalaki? Seryoso yan. Oh! Shit! Masimple! Ayun na nyo ha. Kill it! Ito nga yung tanong ko, man. Seryoso na tanong kay Jroa. Bakit ka ba umalis sa XB? Feeling ko kasi ano ang pinakadahilan? Gusto ko lang ng malinaw na... Ako rin, man. Kasi ako, may tanong dyan, ha? Since then, wala akong alam kung bakit siya umalis. Wala tayong alam. Kasi ano talaga. Piling ko, kaya ko na eh. Yung main reason talaga. Malapit na ako nun eh. Hindi. Ikikwento ka lang din siguro para lang din sa kaalaman ng mga tao. Like, mm-hmm. Ilang taon ako nun umalis? 17? Ewan namin, bay. Huwag mong idadahilan yung pagiging bata mo sa pagiging tanga. Hindi. Ang point ko kasi is... Point ko is, like may... 17 years old ako nun. So parang, nung pumasok kasi ako sa XB, parang ang... Ang dami kong gustong gawin talaga sa buhay, yung career ko. Like, wala pa akong straight talaga na goal sa ano. Basta, hindi naman kasi magiging straight eh, kasi gumagano. Hindi naman. Hindi, pero yun nga, parang ang dami kong gustong gawin sa edad ko na yun. Yung malikot pa isip ko. Tapos, syempre may... Na hindi mo nakita sa amin yun. Nakita ko, naramdaman ko. Hindi mo nakita sa amin yun kasi umalis ka eh. Hindi, ang point kasi is, patapusan mo na ako! Ang point kasi nun is, para nung pumasok ako, siyempre, lahat gustong sumikat. Like, yun yung naramdaman. Kaya nga ako sumali ng mga competition. Tapos nung pumunta ako sa XB, naramdaman ko yung parang meron akong mga kapatid, mga ganun. Tapos siyempre, first time ko rin matuto mag-record na maayos nung tinuruan ako ni Mark. Nila, yep. Tapos nung medyo nakikilala marunong na. Marunong na. Tapos nakikilala na. Mm-hmm. Like, alam naman ito ni Mark. Kaya umalis ka na. Hindi. Teka lang! sorry. Hindi naman. Hindi kasi, alam naman nila ito kahit si Mark. Eh. Hindi ko talaga intention na umalis lang ng parang umalis para magsulo at gumawa ng sarili kong ano. Kasi, nagpaalam pa ako noon eh. Nagpaalam ako kay Mark tsaka kay Kuya Archie. Hindi, actually, nagsabi ako na may... sasalihan ako na parang TV show ba yun or something na gano'n. Totoo bang TV show yan? Oo. Hindi namin nalaman yung TV hindi. Show yan. Hindi. Parang label siya, parang gano'n. Oo, parang gano'n. Tapos, hindi siya TV show. Kasi kung TV show, pupush ka pa namin. Hindi, para siyang... Ba't nanginginig ka? Online concert na parang, alam mo yun. So anyways, yun nga. Nagpaalam ako sa kanila. Tapos, siguro... Yung ano sabi namin? Sinabi mo na wag kang maatat. Tapos, yes, sir. Wag mo muna tatanggapin yan. Tapos bilang bata, tsaka, syempre, gustong gusto ko talagang ano, hindi yung solo ko. Like, hindi pa ako nag-iisip para sa grupo eh. Yan talaga yung totoo. Totoo naman yun. Hindi ako nag-iisip para sa grupo. Eh, ano, ba't nasa amin ka? Yeah. Hindi, kasi nga, parang nung dumating ako sa inyo, first time ko rin magkaroon ng grupo eh. Like, gets mo, nung nagkaroon na ng pangalan yung grupo, syempre, parang umabot din sa point. Umakyat talaga sa ulo ko yung fame din na naramdaman ko. Kasi yung golden child noon eh. Umakyat siya sa ulo ko. Hindi man ako yumabang sa ibang tao, pero yumabang ako deep inside na parang kaya ko, parang gano'n. So, tapos, umalis ka dahil sa tingin mo, kaya mo. Oo, pero hindi ko talaga intention na aalis lang. Ang gusto ko is, andun ako sa grupo at the same time, may solo ko. Which is hindi pa siya... ganun ka-applicable noong time na yun. Kasi nagsisimula pa nga, ngayon ko lang siya nare-realize na yung pagpigil nila kuya sa akin dati, hindi yun dahil sa ayaw nila ako mag-excel. Ayaw nila ako magkaroon ng sarili kong spotlight. Ang gusto nila is, maalagaan nila ako sa point na hindi ako maloko ng ibang tao. Huwag ka mapasubo. Oo, huwag ako mapasubo sa mga bagay na hindi ako ganun kahanda. Pero syempre nga, mababaw pa yung pagkakaintindi ko, na-offend ako dun. So, tinake ko siya na ayaw niyo akong magkaroon ng sarili kong ano. So, iniisip mo, pinipigilan ka nila ma-reach yung... Pero, bakit di mo maintindihan na sinabi namin sa'yo yun na, bay, hindi para to pigilan ka namin ha? So, di ba sinabi namin sa'yo yun? Hindi to para pigilan ka namin, ito para sa'yo din. Sarado sinabi kasi... Sinabi namin sa'yo yun eh, pero hindi mo pa rin siya naintindihan. Hindi, sarado kasi talaga utak ko kasi nga, makasarili lang yung gusto kong maabot eh. Like, gusto ko talaga na magkaroon ng ganitong pangalan. Hindi. Tapos nagpaalala pa ako sa'yo. Huwag kang tumalo ng hagdanan. Kasi hindi ka pa handa, sabi ko. Siguro kulang yung tiwala mo sa grupo. Isa din yun.
So like hindi siya sa tiwala na parang ay hindi to sisigan, hindi ganoon kasi ano, pagpasok ko pa lang sa inyo naramdaman ko na yung pwedeng mangyari nga sa atin eh. Pero yun nga kasi nga masyado akong nasanay only child ako. Like hindi ko sinisisi yung pagka only child ko. Only pero child yung, din ako pre, only child din ako. Hindi, pero ang point ko kasi is nasanay ako na sarili ko lang lagi kong sinasalba, iniisip. Tapos yun nga, tumalon ako dun sa ayoko. Tapos syempre nagkagulo-gulo na rin, nagkaroon na ng misunderstanding pero, sila mama. Pero gakampihan kita muna ng ano, konti. Kasi alam ko namang hindi yan mare-register sa utak mo kung wala ding bumubulong na yung potential mo hindi para dyan. Uh-huh. Alam namin yan, kahit di namin naririnig. Nandyan yung mga oras na may sumusundo sa'yo sa tapat ng bahay ni Mark. Dadalin ka ng Tagaytay. Ililibre ka ng Starbucks. Doon ka kakausapin. Kada babalik kami, bago kang plano. Imposible naman na ikaw yung nag-open up sa kanila ng plano na yun. Sila ang naglatag sa'yo nun. At lahat ng right words to say para makonvince ka, sinabi nila yun dahil bata ka. Bakit kami ganun kaduda sa mga kausap mo? Wala silang respeto. Sa tapat ng bahay ni Mark ka nila sinusundo, ni hi ni ho, wala. Kaya kami nagdududa. Kasi kung talagang opportunity yan, sobrang klaro, mas malinaw pa sa tubig ng sapa, ano ba naman yung pati sa amin, ilatag nila yung magandang intention nila para sa'yo. Kasi kagaya pala namin sila na may intention na maganda para sa'yo. Tsaka knowing nakagrupo tayo. Oo. Tsaka doon ka nila pinipick up. Yung parents mo nasa Cebu. So paano kaming hindi magdududa na binobuladas to? Eh kasi alam naman namin na that time, nag-uusap-usap nga kami nila. Ikaw yung sentro ng circle. Golden child. Minsan nga sinisisi pa namin yung sarili namin na baka kasalanan namin kasi lahat pinaranas namin sa'yo. Eh, na hindi naman namin gusto. Like, kami ba may solo-solo album ba kami? Wala. Ikaw meron ka nun. At nagawa mo yon noong mga time na hindi mo pa kayang gumawa. Nasa'yo lahat yon. Bakit? Kasi kulang kami sa lakas ng loob na pangganyan kami. Meron kaming yung appearance namin, pang-star. Hindi eh. Hindi namin ma-register sa isip namin na ganun eh. Ayun na lang yung naging positive side nung nangyari. Na kailangan na namin mag-take in charge sa iniwan mong part. Na kailangan may may totoo lang, binutas mo yun eh. Butas yun eh. Nung pilay ka talaga, grupo. Nung umalis ka, ayun yun. At pinag-uusapan namin, paano na? Ang sarap ng fresh fries. Hindi, pero ako naman, yung mga nakilala, hindi sa ina-attornihan ko yung mga kilala ko. Like, hindi naman ako napasama nung na sumama ako sa kanila. Although, parang ang tawag dito, lumayo talaga ako sa circle ko. Hindi naman masama doon sa hindi naman sa kung anong mangyari. Yung approach lang naman yung tinutukoy. Yun nga. Ito lang. Hindi ka naman napasama kung saan ka nila nasamahan. Ang nangyari lang, pwede, possible yun mangyari kung saan ka man nila gusto dalhin ng walang gap. Maayos. Nagawa ng maayos. Na-execute ng maayos. Ayun yung nawala naman talaga. Kasi kami, hindi kami pipigil. May album nga, gagawang anam. Nagpupuya tayo buong linggo para sa album mo dahil syempre, si Jroa ka, ayaw namin masayang yung boses mo. Tapos yung kung paano yung contact mo sa tao pag nagpe-perform tayo. Kahit kami, na-impress mo kami na kami, alam namin, hindi namin kaya gawing role yun. Pero yun nga yung naging positive na epekto niya. Kasi kung nagtuloy-tuloy lang ng ganun, ikaw lang lagi yung sentro. Baka hanggang ngayon, paking nobody kami. Kasi simula nung umalis ka, doon lang kami kailangan din natin magkabilang. Bawat isa sa atin, kailangan natin, dapat meron tayong papel kasi pilay yung grupo. At kung hindi natin to gagawin, ganun lang din. Forever pilay lang. Tsaka ano, ang maganda sa atin, kinikilala natin kasi yung bawat isa kung ano yung karakter niya. Binibigyan natin ng pagkakataon para dun. Kaya yun ang maganda sa atin talaga. Kaya hindi masama na hindi ka bumalik sa amin. Tapos yun nga ako naman sa side ko. Nung nag-solo ko, like, ang dami ko rin natutunan. Ang dami ko ding parang na-realize. Kasi nung pag-solo ko, yun nga, desidido ka, diba? Yung sinasabi mo na, kaya mo mag-isa. Sige. Ako, siyempre, may kasama na ring pride na gusto ko patunayan sa inyo na ito decision ko eh.
Umalis ako eh. Gusto kong patunayan sa inyo na, sige, kaya ko. Pero, yun nga, no, nagkita tayo. After 3 months, actually, after 3 months, nag-uusap na kami. Hindi, nagkita kami sa isang gig. Tapos ayun, nagsingi ako ng sorry. Pero, hindi siya yung buo talaga na mararamdaman ko na parang, oh, gano'n na tayo ulit. So, kasi nga, may gap na eh. May lamat na akong nagawa eh. Tsaka yeah. Ano, ang laki kasi talaga ng hirap sa'yo nila, ano, paring Archie, paring Mark. Kaya hindi mo sila masisisi. Yun nga. Tsaka yung hiyari na nararamdaman ko. Ano yung pinagawa mo kay Mark? Yun lang kung paano mapapapayag yung parents mo na isama ka namin sa Manila. Paano yun? Ipagpapaalam ka ng taong tatuan. Bunso ka, baby boy ka ng mama at papa mo. Magdadala ka ng nakilala mo nung isang araw. Papaalam ka na. Isama sa Manila. Bibigyan ka ng karir sa Manila. Mm. Para nga kami mang loko-loko ni Mark noon kasi parang bibigyan po namin ng karir yan. Kami hindi namin diba? Alam kung anong maniniwala. Purpose namin sa mundo eh. Pero dahil sa pinaalam nila ako. Tapos, tatuan si Mark ha, tatuan ha. Dami tatu, magkabilang braso na yun. Pinaalam ako. Kaya yun naman talaga, kaya pagbalik talaga ng Manila, wala talaga ibang ginawa. Dinadala pa sa Tagaytay para mag-photoshoot ng album cover niya, ganyan. Tapos, yung pagbuo ng album. Sa barko pa lang, papunta pa lang dito sa Manila. Kaya sinasabi ko yung biyahe. Yung biyahe na yun, pag yun yung unang record natin, di ba, Bay? Tapos si EJ, si Rich, si Mark, sino pa yun? Ano ba si Toto nun? Basta, madami kami nagsulat ng biyahe, kaya ano din sa akin. Tapos yun nga, parang after nung umalis ako, kasama nung Pride na, sige, papatunayan ko sa inyo. Like, may mga nakasama naman ako, nagkabanda ako. Siyempre, na-enjoy ko rin yung parang, lumiis din kasi talaga ako eh, galing sa hip-hop. Nag-OPM ako, di ba? Uh-huh. So parang, para lang din na masabi ko na may sarili akong path na, ano, hindi ako nakikipagkompetensya sa inyo. Kasi hindi naman talaga. Hindi talaga nakikipagkompetensya. Yung kasi iniisip siguro ng iba na umalis ako kasi gusto ko na, ala, lamangan yung grupo. Hindi naman naisip yun na gusto mo mayapagkompetensya. Hindi, yun nga yung perspective ng ibang tao nung umalis ako eh. Kasi nga, yun nga yung normal na iisipin nila. Wala namang ganun eh. Wala rin ako nabasang ganun. Hindi, siguro meron. Yun lang feeling mo. Paramdam kasi mo guilty ako eh. Oh. Naisip mo lang yun. Pero, ang naisip mo siguro is eto yung aeroplano ng XB. Gumawa. Eto yun sa'yo. Oo. Hindi. Actually, yan nangyari. Hindi ako masasabi ko talaga. Like, ito ha. Kung honest lang. Like, nung nag-solo ako, hindi naman ako bumagsak. Pero ito ako, nagsisteady yung lipad ko. Kayo paangat. Yan. Yun yung point. Yan ang pinamagandang. Kasi ako, pinili ko din yun. Like, umabot sa point na parang, sige, ayoko nang i-push na... Sa totoo lang, ito ha. Sa middle nun, sa tatlong taon na umalis ako, hindi ko na pinush na parang maging top na ganito. Ganyan. Basta ako, ginagawa ko lang yung music ko at magsabihin ko na meron akong sarili ko. Kaya doon na pumasok yung realization na kung hindi nung nakikita ko kayo na nasa billboard, hindi lang siya dahil sa time. Kung hindi siguro ako umalis, andyan din ako. May ganun, pero ang pakiramdam ko kasi is, hindi pala madelay yung decision na ginawa ako. Like, mag-isa kong dinahandle lahat nung kailangan kong i-handle nang wala akong, like, meron man akong kagrupo, meron akong manager, tumatayang manager, pero hindi siya as same na parehas kayo nang ginagawa tulad nung sa atin. Yung connection kasi natin tsaka yung alalayan sa isa't isa, yun yung hindi ko naramdaman nung mag-isa ako. Oo, hindi mo makikita sa iba yung ba? Doon ko na-realize. Yun ang problema sa kanya. Nasa okay na siya, naghanap pa siya ng... meron siyang hinahanap eh, na nawala siya ng tiwala. Hindi, tsaka may ugali talaga ako ganun. Parang hindi ko dito makukuha yun. Parang ganun. Nakita talaga niya yung sarili niyang plane na, I'm gonna make this shit, bro. Pero sa totoo lang, pag alis mo pa lang, ang kwentuhan na namin ganito, sa pinili ni Rowang ganap, mahihirapan siya makapenetrate o ipakita na one of the best siya. Kasi bakit? Yung kategoryang pinuntahan mo, pang magagandang boses lahat. Oh, tsaka maraming gumagawa. Madami. Unlike nandun ka sa kategory ng hip-hop, tapos bilang lang kayo kaya mag-offer ng magagandang melody. Bilang lang kayo malupit. Parang ganun nga namin siya isipin eh. Sobrang ganda na ng pwesto mo. Parang pumunta ka pa sa gubat na parang mas maraming Leon.